Sa punto po ito, makakausap natin ngayon si Professor Julkipli Wadi, former Dean ng UP Institute for Islamic Studies. Magandang tanghali po sa inyo, Professor. Hello, magandang tanghali naman. Opo, gaano po kaya naiiba yung pagganita ng Ramadan ngayong taon, ngayong may bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao na? Well, malaki yung pagkakaiba. Nang una, wala na yung dating pangamba na panakanakay sumiklab yung malaking gyera dyan sa Mindanao kung hindi matupad ang BBL na ngayon ay BOL na. Mm-hmm. At nagiging kaparte na o kapartner na ng pamahalaan ang Mayalef. So malaking tulong yung parting yan, hindi tulad yung mga nakaraang Ramadan, nandoon yung ganung pangamba. Mm-hmm. May mga nangyari po pag-atake sa ilang moske, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa. Meron ho bang security concerns kayong nakikita? Well, alam mo, Rocky, yun na nga ang sinasabi ko dyan, paradox. Mm-hmm. Ibig sabihin, yung mga contradiction. Opo. Na katulad nung ngayon, isang banal na buwan, ang buwan ng Ramadan kung saan nag-aayuno ang ating mga kapatid na Muslim. Subalit, sa maraming parte ng mundo, mapa Sri Lanka, mapa New Zealand, ngayon mapa Gaza, mapa China, mapa Burma, ay nandoon yung mga pangamba ng ating mga kamusliman doon. Mm-hmm. Dito rin sa atin, kung matatandaan mo yung nangyaring Holo Cathedral bombing, mm-hmm, sinunod yung bombing din sa Zamboanga, tapos yung mga pagpatay diyan sa Mindanao ng kung ano-anong mga kadahilan ng rido, politically motivated, ngayon papasok ng eleksyon. So ito yung mga contradiction na Rafi, mm-hmm, na sana, yung nga yung katuruan nitong banal na buwan ng Ramadan, ay magparamdaman ng ating mga kapatid na Muslim. Para sa ganun ay mabawasan naman yung mga contradiction na yun. Mm-hmm. Meron ho ba kayo narinig ng mga concern pagdating naman sa Marawi rehabilitation na hanggang ngayon ay naaantala pa rin? Well, medyo negative, Rafi, yung mga balita na tatanggap natin tungkol dyan. Mm-hmm. Dahil lang hindi nga maintindihan ng ating mga kababayan, bakit ilang taon na yung giyera natapos, ay una, hindi pa sila makabalik at hindi pa nagsisimula yung totohan ng rehabilitasyon. Mm-hmm. Gayong ay kung pakikinggan natin yung mga report, ay milyon-milyon o bilyon-bilyon daw yung mga tulong, yung mga pledge na ibinigay ng mga iba't ibang bansa. So, bakit paabutin natin ng ilang Ramadan na? Matatandaan mo, Rafi, nung sumiklab ang giyera sa Marawi, panahon yun ng Ramadan. Oo nga po. Mm-hmm. Kaya talagang naantig ng damdamin ng mga Maranao kasi yung sanang banal na buwan kung saan sila mag-aayuno, ayun naman ang panahon kung sila ay nalugbok sa kahirapan at hanggang ngayon hindi makabangon-bangon. Pero Professor, ano pong reaction natin na mataas yung approval rating ng pamahalaan pagdating sa Marawi Rehabilitation? Gayong wala pa namang nangyayari. Very good ang rating sa SWS survey. Well, tingin ko dahil ambang yan ng popularity ni President Duterte dahil relatively consistent yung kanyang rating. Mm-hmm. Tingin ko baka na-break na niyang record ng iba't ibang mga administrasyon doon sa pananatili ng mataas na rating. Ngayon, yung problema sa Marawi ay hindi naman nagsasurface ng ganun kalaki, mm-hmm, dahil nga natatabunan noong mga magagandang gawain o di kaya ay impresyon ng tao doon kay President, okay, Duterte. Pero kung babalikan natin talaga yung o kaya mag-uusisa tayo doon sa problema ay hindi naman talaga umuusad ng todo. Okay. Yung tawag dito yung rehab diyan sa Marawi. Okay. Sige po. Maraming salamat po sa inyong oras na binahagi sa Balitang Hali.
Maraming salamat din. Salamat po si Professor Julkipli Wadi, former dean ng UP Institute for Islamic Studies.